Maligayang pagbabalik sa ating munting channel. Ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang ikalawang bahagi ng recap ng Edens Zero. Sa Blue Garden, makikita ang nagtataasan at magagandang modernong gusali. Habang nasa loob ng shooting starlight ay nabagsakan si Shiki ng gagamba dahilan upang magtatalin ito sa takot, nadismaya naman sa kanya si Rebecca dahil isa lang naman iyong maliit na gagamba, kaya napaisip ito kung paano magiging isang manlalakbay si Shiki. Umalma naman si Shiki at tinanong kung hindi na ba siya magiging manlalakbay kung takot siya sa gagamba, saka nagsalita si Happy at sinabing pwedeng maging manlalakbay kahit sino basta't magparehistro. Isang babae ang bumati kay Rebecca at Happy, masaya ito sa pagbabalik ng dalawa. Kaagad naman itong niyakap ni na Rebecca. Doon ay nagkamustahan sila, habang mapapansin na si Shiki ay nakikimerites sa usapan nila. Sa kanito tinanong kung tao ba ito, ipinakilala ni Rebecca sa kanya si Clarice, hinayag ni Rebecca kay Clarice na nagmula si Shiki sa Grand Bell at itinaboy ito roon kaya isinama na lang nila ito. Naiyak sa tuwa si Clarice sa pagkakaroon nila ng bagong kaibigan. Bulong naman ni Rebecca na wala pa itong pagkakakilanlan kaya hiniling niya kay Clarice na iparehistro ito bilang manlalakbay. Habang naglalakad, pinagtawanan ng mga tao si Shiki, sinabi ng mga ito na nagbalik na ang taong nagsabing nakita na niya ang ina. Nahihiya at sinisi siya ni Rebecca dahil sa kanyang sinabi noon. Tinanong siya nito kung paano niya nasabi na nakita niya na ang ina. Pero sinabi niya na kutob niya lang iyon. Patuloy ang panloloko sa kanya ng mga tao. Nang biglang dumating si Love Ilya, ang manlalakbay at VTuber na nagtatrabaho sa Shooting Starlight. Ininsulto nito ang pagiging hindi kilala ni Rebecca bilang VTuber, tinawag pa niyang basura si Happy, habang ang mga taong nanonood sa mga videos niya ay na-inlove at humingi ng autograph sa kanya. Ngunit nagulat ito nang malaman na may bayad pala ang autograph niyang style pupo. Nilapitan nito si Rebecca at sinabing tumigil na sa pag-upload ng walang kwentang videos na ikinagalit naman ni Rebecca. Tinanong ni Shiki kung sino ito, at ipinakilala nito ang sarili bilang sikat pa sa mga pinakasikat na VTuber na si Love Ilya Christie at walang hindi nakakakilala sa kanya sa lugar na iyon. Pagpapatuloy pa nitong sinabi kay Rebecca na tigilan na ang pag-upload ng boring na videos, na nagpaiyak dito. Nang paalis na ito ay hinawakan siya ni Shiki sa kamay at saka ginamit ang kapangyarihan upang itaas ito patiwarik dahil sa pagpapaiyak nito sa kanyang kaibigan, nang biglang hilahan siya ni Rebecca paalis at doon ay nahulog si Love Ilya at naisip nito na magandang i-content iyon. Sa isang kainan, sina Shiki, Rebecca at Happy ay pinagsilbihan ng Nicola, nagtanong si Shiki kung anong klaseng nilalang ang mga iyon. Samantalang si Happy ay nanginginig sa takot sa mga Nicola. Habang kumakain, napansin niya ang kaibahan ng samahan doon kaysa sa inaakala niya. Inakala niya na tulad ito sa Grand Bell na pala kaibigan ang lahat. Ipinaliwanag naman ni Rebecca na kahit siya ay hindi niya rin alam ang lahat ng tao doon. Pero mayroong mabubuti katulad ni Clarice. At ang lugar na iyon ay para talaga sa mga taong gustong magtrabaho. Maya-maya pa ay nakatanggap si Rebecca ng mensahe na tapos na ang online registration ni Shiki, ipinakita niya rito ang card na naprint gamit ang Etheric Technology. Napansin niya ang letrang E na nakalagay dito, iyon ang kanyang rango, ang totoo ay iyon ang pinakamababa pero iyon din pala ang rango ni na Rebecca dahil panay laro lang sila. Dahil walang apelyido si Shiki, isinunod na lang ito sa pangalan ng kanilang planeta, at siya na ngayon si Shiki Granbell. Nang biglang marinig nila na may bagong upload na video si Love Ilya, inamin ni Rebecca na magaganda talaga ang video nito at napakarami rin itong subscribers. Napangisi si Shiki at sinabing alam niya kung paano makakagawa ng mas magandang video si Rebecca, ang puntahan at makita nila ang ina. Nagulat si Rebecca, dahil wala pang ibang nakakakita rito at sila ang magiging pinakauna. Maaari ding matupad ang kanilang kahilingan at para malaman din niya kung bakit pakiramdam niya ay nakita niya na ito dati. Hindi lang iyon, matatahimik na rin ang mga tao sa panloloko sa kanya. Hindi iyon naisip ni Rebecca, pero tingin niya ay magandang ideya iyon para sa kanyang content. Pero dahil nasa labas ng Sikora Cosmos ang ina, kailangan nila ng bagong sasakyan. Ngunit pantasyang imahinasyon ang iminungkahi ni Shiki. Kaya nag-isip si Rebecca ng maaaring makatulong sa kanila. Naisip niya si Dr. Wise na siyang gumawa kay Happy, pero dahil hindi ito sumasagot sa kanyang tawag kaya naisip niyang puntahan na lang ito. Samantala, nakarating na sa Blue Garden ang grupo ni Elsie, pinag-uusapan sila ng mga tao at lumapit si Elsie sa takot na takot at hindi makasagot na si Clarice, hinahanap nito si Shiki. Isang lalaki ang nagsalita at sinabing alam niya kung nasan si Shiki pagkat narinig niya ang usapan na papunta ang mga ito sa planeta ng Norma.
Nang marinig iyon ay napaisip si Elsie pagkat ang planetang iyon ay patay na. Habang nakasakay sa kanilang sasakyan ay excited ang tatlo at napatanong si Happy kung kamusta na ba kaya si Dr. Wise. Habang tumatakbo ng kanya ang kanilang aquawing ay sinabi ni Rebecca kina Shaky na magpahinga sila kung pagod na sila. Nang biglang maisip ni Shaky na siya ang magpalipad ng sasakyan nila kaya tinanong siya ni Rebecca kung may karanasan ba siya magpalipad ng ganito, sinagot naman ni Shaky na wala kaya medyo nabahala si Rebecca. Nang maisip nila ni Happy na magandang kuhanan yun ng video upang gawing content na may titulong ang baguhang piloto sa kanyang unang spaceship. Biro naman ni Shaky na alam niya na kung bakit hindi sikat ang mga video nila. Nang matanaw na nila ang planeta ng Norma ay sinabi ni Rebecca na siya na ang magmamaneho. Ngunit tinanong siya ni Shaky kung wala ba itong tiwala sa kanya sa paggamit ng control stick upang ilanding ang aquawing. Doon ay naisip ni Happy na kuhanan muli ng video si Shaky na may titulong isang baguhan ang sumubok na maglapag ng spaceship na sinangayunan naman ni Rebecca. Itinuro ni Rebecca ang step na dapat gawin sa paglalapag ng spaceship pero masyadong nagmamarunong si Shaky kaya nagalit si Rebecca at nagkaproblema ang aquawing, bumilis ang lipad nito bagay na ikinatuwa pa ni Shaky hanggang sa bumangga sila sa malaking haligi at bumagsak. Nasira ang aquawing, at sa pamamagitan ng ether gear ni Shaky ay binuhat niya ito ng walang kahirap-hirap. Maya-maya pa ay tumunog ang alarm ni na Rebecca na isinet up niya dahil nawiwirdohan siya sa panahon ng planeta, at doon ay bumagsak ang tinatawag na Earth Ether Crystals. Hindi makapaniwala si Shaky na kristal ang mga iyon at oras na bumagsak ay nagiging parte na ito ng lupain ng planeta. Pero hindi pala alam ni Shaky kung anong ibig sabihin ng ether, nagagamit niya ang ether gear ngunit hindi niya pala alam ang kahulugan nito. Ipinaliwanag naman iyon ni Happy, ito ang pinagmumulan ng lahat ng kapangyarihan, maaring sa tao, sa kapaligiran at kahit sa mga makina. Mahika ang tawag kung hindi siyensya ang pinag-uusapan. Sinabi ni Rebecca na ginamitan nila ng ether ang kanilang Happy Blaster upang bumaril ng bala, at hindi iyon mahirap gamitin pagkat lahat sila ay meron nito, gayunman, iba pa rin ang ether gear. Kapag may ether gear ay magagawa nitong ibahin ang takbo ng ether sa katawan gaya ng isang makina. Kaya inisip ni Shaky kung robot ba siya. Maya-maya pa ay tinanong ni Shaky kung paano nakakapamuhay ang mga tao sa ganoong klaseng lugar. Iyon ay sa pamamagitan ng pagbuo ng kanilang pamayanan sa ilalim ng lupa. Habang sakay sa elevator ay natuwa si Shaky sa dami ng tao at ibang bagay doon, at ginesto na doon na lang siya manirahan, yun ay kung walang insekto roon. Narating nila ang bahay ng doktor, tawag sila ng tawag ngunit walang tumutugon. Pinasok nila ang bahay at doon ay nakita ni Shaky ang goggles at sinubukang isuot ito, sa pamamagitan yun ay nakikita niya ang hubad na imahe ng tao, habang sinasaway siya ni Rebecca ay isang lalaki ang nagtutok ng baril sa kanila at tinanong kung anong ginagawa ng mga ito sa bahay niya. Kaya tinanong ito ni Rebecca na hindi ba at bahay iyon ng doktor. Saka ipinaliwanag ni Happy na ang hinahanap nilang si Dr. Weissteiner ang gumawa sa kanya noon. Doon ay sinabi ng lalaki na siya si Weissteiner. Nagulat sila sa napakabatang itsura nito. Tinanong sila ng lalaking nagpakilalang Weissteiner kung nagtatrabaho si na Rebecca sa Sibir, nagtaka ang mga ito, nang biglang suotin ni Shaky ang goggles at sinabing may tao sa itaas, at doon ay biglang may nagpaulan nga ng bala. Ginamit ni Shaky ang kapangyarihan at umatake ng suntok sa kalaban. Maya-maya pa ay tumakas si Wise sakay ng motorsiklo. Doon nagsalita ang lalaki sa pag-aakala na kasamahan ni na Shaky si Wise, sinabi nito na iparating sa doktor na kung sino man ang magtraidor sa kanila ay mamamatay sa mga kamay ng Sibir. Pero natawa lang si Shaky pagkat hubad na lalaki ang nakikita niya. Sa isang kainan sa tabi ng ilog, habang kumakain si Rebecca ay iniisip nito kung bakit bata ang nagpakilalang Wise sa kanila. Kaya sinabi ni Shaky na kung hindi iyon ang doktor ay baka kapangalan lang ito. Nang ipakita ni Rebecca ang litrato ng doktor ay sinabi ni Shaky na parang kamukha naman ito ng lalaki kanina. Oo na sinabi ni Happy na baka nag-imbento ito ng gamot na pampabata at naapektuhan ang alaala nito. Maya-maya pa ay napansin nila na hindi sila makakonect sa internet, nang biglang makita nila sa kabilang lamesa ang balita tungkol sa kapanganakan ng bagong samahan ng manlalakbay na pinangalan ng Shooting Starlight. Ngunit, 50 taon na ang nakararaan. Doon naalala ni Rebecca ang araw na nagkita sila ni Professor Wise at inaya niya itong manirahan sa Blue Garden, ngunit tumanggi ito kaya naisip nila na sila na lang ang mananatili sa Norma sa pagnanais na makasama ang Professor. Doon sinabi nito na malapit nang mamatay ang planetang iyon. Kahit hindi pa tapos kumain ay lumabas ang tatlo at doon nakita nila ang lumang mga sasakyan at makina.
Iyon ang Planet Norma 50 taon na ang nakalipas. Ibig sabihin, ang binatang nakilala nila ay si Dr. Wise 50 taon na ang nakalipas. Nagpanik si Rebecca ngunit sinabi ni Happy na dapat nilang mahanap ang daan pabalik sa tamang oras. Maya-maya pa ay dumating ang isang higanteng robot na minamani obra ni Sibir na nagsasabing kasamahan ni na Shaky si Wise. Natakot ang mga tao sa pagdating ng grupo ni Sibir. Kinausap sila nito at sinabing kinuha ni Wise ang kanyang pera kaya kung kasamahan sila ni Wise ay damay na rin sila. Nagulat si na Rebecca sa narinig na nagnakaw si Dr. Wise. Tinanong sila ni Sibir kung nasaan si Wise, ngunit miski sila ay hindi nila alam kung nasan ito. Samantala, si Wise ay nagtatago sa ilalim ng tulay hawak ang maleta at sinabing hindi niya hahayaang mapunta iyon kay Sibir. Maya-maya pa ay sinabi ng kasamahan ni Sibir na pababagsakin na nila sina Shiki. Naisip ni Rebecca na tumakbo na sila pagkat nasa nakaraan sila at kung makikialam sila ay magbabago ang hinaharap. Sumang-ayon naman si Shiki. Habang tumatakbo ay hinawakan ni Shiki ang kamay ni Rebecca at gamit ang kapangyarihan ay lumipad sila upang mas mapabilis. Pinaulanan sila ng bala ng grupo ni Sibir at mabuti na lang ay hindi sila tinamaan, ngunit nakasalubong nila ito at umatake ng suntok, sinalag iyon ni Shiki na ikinagulat naman ni Sibir at doon ay bumagsak ito at saka sinabi ni Happy na dapat silang magtago. Sa isang bar, gulat na gulat si Shiki sa nakikita niyang mga alien kaya naman pinigilan siya ni Rebecca, at ipinaliwanag nito na kahit iba ang itsura ng mga ito ay pareho lang ang lengwahe at kultura ng mga ito sa gaya nilang mga tao. At nang akmang makikipagkaibigan si Shiki sa waitress ay agad siyang pinigilan ni Rebecca. Nag-usap sila tungkol sa nangyayari at mukhang malabo nila iyong maintindihan kaya kumain na lang sila. Nabanggit ni Rebecca na ang bar na iyon ay minsan ang naikwento ni Wise sa kanya bilang hideout nito, at nang mapahalumbabo siya ay tumama ang braso niya sa isang lalaki, at laking gulat niya na si Dr. Wise pala ito. Doon ay nagkaroon ng pagkakataon si Rebecca na ikwento dito ang ginawa niyang pagligtas kay Happy, at sila ay mula sa 50 taon sa hinaharap. At ipinakita niya ang litrato nilang tatlo. Hindi makapaniwala si Wise, pero nagpapasalamat si Wise at hindi sila tauhan ni Sibir. Doon hiniling ni Rebecca ang tulong ni Wise upang makabalik sila sa tamang oras. Nang biglang magtanong si Shiki kung may kinuha nga ba ito kay Sibir. Ngunit itinanggi yun ni Wise, sinundan naman ni Rebecca ng tanong kung bakit siya hinahabol ng grupong iyon, ngunit ayaw niya itong sabihin at sinabing huwag nang makialam sa kanya lalo na kung galing sila sa hinaharap para hindi masira ang panahon na yon. Pinayuhan niyang bumalik na ang tatlo sa hinaharap ngunit wala silang ideya kung paano. Nang biglang mapansin niya na nawawala na ang maleta, doon tumawa si Shiki at tinanong kung ano ba talaga ang laman yon, nang biglang maalala ang kapangyarihan niya at bumagsak siya sa sahig, kusang nabuksan ang malita at doon ay nakita nila ang maliit na robot. Nagpakilala ito bilang EMPino, isang anti-machine android. Nadismaya si Wise dahil hindi pala pera ang laman nito. Nang biglang mawala ng kuryente sa bar dahil sa epekto ng EMP o electromagnetic pulse ni Pino, isa yung electronic waves na pansamantalang na isasara ang kagamitang elektrikal. Kaya pala nawala ng bisa ang ether gear ni Shiki, at laking gulat ni Rebecca na pati si Happy. Pero ilang segundo lang naman at bumabalik na rin ang kuryente. Namangha si Shiki sa kakaibang kapangyarihan ni Pino kaya inalok niya itong maging kaibigan na ikinadismaya ni Rebecca dahil paulit-ulit na lang siya. Pero pumayag naman si Pino kaya sobrang saya ni Shiki. Lumapit si Wise at sinabing hindi pala naglalaman ng pera ang malita, kaya napagtanto ni Rebecca na talagang ninakaw iyon ng professor sa pag-aakalang pera iyon. Doon ay naisip ni Wise na ipagbenta si Pino, ngunit sinabi nito na ang nagmamay-ari lang sa kanya ay ang gumawa sa kanya kaya wala siyang halaga sa pera, kaya naman tinanong ni Wise kung si Sibir ba ang tinutukoy niya, nang biglang nasira ang memory nito at paulit-ulit na sinabing si Sibir ang bago niyang amo. Umiiyak itong umalis, at naisip ni Wise na baka planong pagkakitaan ng pera ni Sibir si Pino, kung gayon ay gusto niya ang planong iyon kaya hinabol niya ito. Doon naalala ni Rebecca ang pangaral ni Dr. Wise na kahit gaano pa kahirap ang buhay ay huwag kang magnanakaw dahil palaging nakatungo ang Diyos. Nilapitan sila ng servidora at sinabi nitong narinig niya ang usapan ni na Rebecca tungkol kay Sibir, ang teroristang grupo ng lungsod. Tinanong ni Rebecca kung palaging nasa bar na iyon si Wise at kung may alam siya tungkol doon. Dating nasa grupo ni Sibir si Wise pero ngayon ay tumiwalag na ito. Habang naglalakad ay naisip ni Rebecca na bisitahin ang Aqua Wing at subukan nilang bumalik sa Blue Garden. Tanong naman ni Shiki kung ayos lang ba naiwan nila ang professor at si Pino na naging kaibigan na ni Shiki. Pero dahil nga nasa nakaraan sila ay hindi dapat sila masangkot doon.
Maya-maya pa ay ipinakita ni Shiki kay Rebecca ang nakuha niya sa Malita kanina, isang B-cube. Nagulat si Rebecca at sinabing hindi niya iyon dapat kinuha. Sa pag-aagawan ay napindot nila ito at lumabas ang video ni Sibir na noon pang isang linggo. Inuutusan nito si Pino na sumayaw ngunit hindi naman ito maalam, kaya pinutol nito ang isang paa ni Pino at pinagtawanan. Napanood nila ang pagmamaltrato ni Sibir sa kawawang robot at ang pilit nitong pagpapabura ng memorya ni Pino sa dati niyang amo. Galit na galit si Shiki habang mangiyak-ngiyak si na Rebecca para kay Pino. Dahil umiiyak ang kaibigan, sumigaw si Shiki na babawiin niya si Pino mula kay Sibir at walang makakapigil sa kanya kahit pa nasa nakaraan sila. Matapang na sumang-ayon si Rebecca. Tiningnan nila ang record ni Pino at nalaman ang pinakahuling petsa ng maintenance ni Pino ay ang parehong taon na pinanggalingan nila, ang X-492, kaya ibig sabihin ay ginulo na ni Sibir ang nakaraan. Kailangan nila itong pigilan at nangako si Shiki na ililigtas ang kaibigang si Pino.